Hello everyone! Welcome back to my channel, and for today's video, mainit-init pa, kakadating-dating lang nito kanina. We will be trying out the new Get Ready With Me Cosmetics Quad Goals Ultimate Face Palette. So we have a total of 4 palettes to try today. And for anything else, can we take a moment to appreciate yung kanilang very beautiful PR package? And as a content creator, sobrang na-appreciate ko talaga yung efforts ng brand sa mga PR packages nila. So thank you so much, me and Get Ready With Me, for such a quality PR package. This is definitely reusable. So again, we have a total of 4 palettes, and kahit yung box, guys, ang ganda, nakakahinayang itapon. So we have a palette for blush, for contour, for bronzer, and for highlighter. So this is how the palette itself looks like, and nasa likod yung pangalan ng mga shades, and naka-indicate din, guys, kung contour ba sila, blush, highlighter, or bronzer. So itong hawak ko ngayon is their bronzer shades, and this is how it looks inside. Ang ganda! In fairness, ha, looking at the pan, hindi ko pa sila nasiswatch. Hindi sila yung orangey or reddish na bronzer shades. And each palette, guys, costs 749 pesos and you get a total of 16 grams of product kasi 4 grams siya per pan. And what's interesting about this packaging, guys, is that tanggalable. Pwede niyong tanggalin or pagpalit-palitin yung mga pans. Sabi ko na nga ba mangyayari yun. But ingat na lang, guys, kapag ipupush nyo from the back yung mga pans, dito nyo kasi siya tatanggalin, ipupush nyo lang yung ilalim. So this is a very smart packaging kasi you can customize your own palette. Pwede mong pagsamasamayan in one pan yung gusto mong combination ng blush, highlighter, bronzer, and contour. Feeling ko soon, ewan ko ha, feeling ko lang, magsisell sila ng individual na ganito. So since ito na rin yung hawak ko and ito rin naman talaga yung unahin ko, let's start swatching the bronzer shades. Oh wow, yung feels niya, guys, kapag hinahawakan siya from the pan, sabi nga ni May, and I agree, very velvety siya, as in very similar yung feels dun sa kanilang powder rush, which I like. And yun din yung gamit ko ngayon in the shade buff. So these are the swatches at the palm of my hand. Kasi tinay ko silang iswatch, guys, sa likod ng kamay ko, pero sobra ko silang kakulay, so baka hindi nyo makita. So starting from top, that's the shade Sand Dollar, Island Gal, Tan Lines, and then Cocoa Crush. Para lang akong kumakaway for Miss Universe, charot. Pero ang ganda ng shades, guys, hindi sila yung mapula or madilaw or orangey na bronzer. So I'm very, very excited to use this. Ako talaga, masanay ako sa powder formulation when it comes to bronzers. Kaya nung nakita ko na meron silang bronzers and contour na powder, natuwa ako. So for me, ang feeling ko na pinaka-swak na shade sa akin, itong dalawang nasa gitna. I think I will try for today's video si Island Gal na shade para i-build up na lang natin siya kung kailangan. So I will start on this side. So kapag bronzer, dito ako naglalagay pa number 3. And pag bronzer, mas gumagamit ako ng bigger brush kasi maganda siyang mas diffuse on the face. So sabi nga ni May, the formula is buildable, so don't expect na pigmented ka agad siya, which I like kasi mas gusto ko yung nakokontrol ko talaga when it comes to powder products especially. Ang ganda nitong shade na to, as in hindi siya yung super kitang naka-bronzer ka. Yet, as you can see, tingnan niyo yung difference this side and this side. And ang dali niyang i-blend. It's very seamless on the face. Grabe, na-trim ng kalahati yung mukha ko dito. Ang ganda! Okay na ako dito on some days without even contouring my face kasi feeling ko para na rin yung na-contour somehow yung face ko because the shade is so nice. It's the right amount of warmth. Ang ganda! Again, I'm using the shade Island Gal, and if you're medium skin tone like me, magugustuhan nyo to. And in fairness, wala siyang masyadong fallout. As in, kahit nung nagsaswatch ako, sobrang pino nung formula. Hindi siya yung tipong nagkakalat ng mga fallouts or whatsoever habang sinuswatch. As in, sobrang pino nung powder. Oh my gosh, I love it. So maglalagay na rin ako on this side. Tingnan nyo talaga yung difference. Ang laki nung difference kapag merong bronzer. And very lightly, dinadust off ko rin yung gilid ng nose ko para hindi siya naiiwan na flat. And i-contour pa rin naman din natin yan mamaya. Oh my gosh, ang ganda. Tingnan nyo, guys. Ito na yung merong bronzer. It definitely gave warmth
on my face and less flat na yung face ko compared kanina. Next, let's move on sa contour shades. Ang gaganda ng mga shades, guys. And as you can see, comparing dito sa bronzer shades nila, definitely mas warmer yung bronzers than the contour. Yung contour talaga, mas cool tone siya lagi kasi minimimic niya yung parang shadow effect on the face. And guys, by the way, depende rin yung payoff ng product on your face sa tools na ginagamit nyo. So, syempre, kung mas dense yung brush na ginagamit nyo, mas less diffuse use yung payoff niya on your face. But when you're using a brush like this na mas fluffy siya, ayan, mas diffuse yung payoff niya on the skin. So, depende rin yun sa tools. Pero I like that the formula is very forgiving. So, here are the shade swatches starting from top to bottom. From top is Checkmate and then Danton, Clapback, and Snatched. As you can see, itong si Checkmate is really for those na fair skin. Kasi sa akin, medyo hindi na talaga siya kita. Isa rin yung shade ko dito sa dalawang nasa middle. Either Danton or Clapback. I think I'll go for the shade Clapback this time. This one. If you're curious, guys, nabili ko to sa Ann Klutz brushes. Pero as of now yata, parang sold out siya. So I will try to look for an alternative for you guys kung naghahanap kayo ng ganitong brushes. Lalagay ko na lang sa description box. So I'll put first on this side. So, pag contour, I put here. Hindi na ako naglalagay sa minoo. More than anything, dito yung kailangan ko i-contour kasi mapisngi akong tao. And I also put sa double chin. Again, this is the type of formula na kailangan mong i-build up. So, huwag kayo kagad yung magko-comment na parang wala naman ako nakikita. So, kailangan nyo lang i-build up. As you can see, mukha lang siyang shadow. Actually, parang naparami nga ata ako. Ang lakas lang ng loob ko ngayon sa mas darker na contour. Oh my gosh! Grabe, naparami pala ako. But as you can see, ayan yung meron. Ito yung bronzer pa lang. And ito yung merong contour. As in, grabe, as in sobrang defined na nung cheekbones ko dito. So, ayan. Ayan na nga po. Sabi sa inyo, buildable siya. Para makita nyo na it's really buildable. So yeah, maganda nga tong shade na to. Pero feeling ko nga, if gusto ko na mas natural, pwede ako dun sa Danton na shade. So kapag medium skin tone naman kayo, like me, pwede kayo dun sa dalawang nasa gitna na shade. And let's also put here. Tapos ginaganyan ko rin sa gilid ng baba. Okay, as you can see, look at how snatched my face looks like right now. As in, para akong hindi kumain ng tatlong araw, charot. Pero as you can see, grabe. So, yung excess product sa brush, idadami ko na rin yung nose ko. Oh my God, ang gandang pang nose contour nitong shade na to. Feeling ko lalo rin si Danton and itong si Checkmate. Dahil light sila, ang gandang pang nose contour. Grabe, tingnan niyo yung ilong ko ngayon. Ang ganda ng shade. And I like the buildability of this one. If you're a beginner, this is the perfect formulation for you. Kasi hindi kayong kagad mabibiglas and you can build it up. Super nice. I love it. Again, ayan na yung merong bronzer and contour. Okay, nilalagyan ko lang ng konting bronzer in the shade Sand Dollar, yung pinaka-light na bronzer. Itong eyelids ko, para hindi siya naiiwanan. Para magkaroon din siya ng warmth. So yes, pwede rin siyang eyeshadow. Yung formulation niya, it's very versatile. Ang ganda as very natural eyeshadow nitong shade na to, yung Sand Dollar. Ang dali niya gamitin for me. As in, hindi ako kagad yung napaparami. So, yeah. Next palette is the one I'm most excited about. So, this is the blush palette. So, here are the swatches from top to bottom. So, we have the shade No Shame, 143, Sun and Moon, and Pablo's Latte. So, meron silang dalawang matte shades and they also have two shimmer shades. And as you can see, guys, from the pan, parang at first feeling nyo, it's very intimidating. Parang ang bold masyado nung colors. Pero since the formula nga is very buildable, hindi siya yung tipong as in super pigmented kaagad. So, you can build it up. As you can see, yung No Shame and yung Pablo's Latte na shade, very diffuse lang siya when you swatch it or when you apply it on the skin. Ito yung mga panahong sana apat yung cheeks ko para lahat tumatry natin today. Although, pwede ko naman silang itry lahat today. Medyo magpapatong-patong nga lang. So, since ito yung medyo muted na color sa lahat, itong Pablo's Latte, yan muna i-apply ko on this cheek. Oh, ang cute nung shade! So, itong Pablo's Latte, I'm not sure if ginawan ba nila ng parang exact
powder counterpart nung Pablo's Latte nila na Milk Tint kasi best seller nila yon. Ito isa sa best sellers nila. Sa camera, dahil merong mga light na nasa harap ko, hindi pa siya super as in kita yung pigment, but in person as in okay na ako dun sa pigments. On this side, very subtle lang siya. So, feeling ko perfect to lalo na doon sa merong mga fair skin, pero it actually works on my medium skin tone. Yun nga lang, mas kailangan mo siyang i-build up if you want yung talagang kitang-kita yung pigment ng blush. But it's really nice. Pa-sweet lang and perfect for everyday. And actually, on the other side of my cheeks, I will use the shade No Shame or yung parang Barbie pink na shade. Grabe siya, oh. As in Barbie pink. Actually, surprisingly, looking at those two shades ngayon sa cheeks ko, parang mas mukha tong baby pink when applied or when blended on the skin than this one. Ito, kapag nag-blend na siya sa skin ko, hindi na siya yung as in super mukhang bubblegum or baby pink. Mas light to tingnan on the cheeks, at least for me ha. Ayan siya guys. So, which one is better? Actually, ang hirap pumili. Pareha silang okay. And hindi rin siya yung flat guys na matte shade. As in, meron siyang konting shimmer. As you can see, nagka-catch ng light. Especially itong shade na to. Ayan. So, lalapit ako para mas makita nyo. Again, ito yung shade na Pablo's Latte. And this is in the shade No Shame. Parehas maganda, diba? So, gusto ko lang i-top off sila with either one of these shimmer blush shades. Sige, try natin si 143. Kasi feeling ko para siyang NARS Orgasm effect. Kasi super konti lang. Kasi mag-highlight pa tayo. This one. Oh! Okay. May napapansin kagad ako, guys. Actually, pag meron nga nito, parang kahit hindi ka na mag-highlighter. Kasi para na rin siyang may highlighter effect. Ang ganda kapag may topper na shimmer blush shade. Para siyang NARS Orgasm. As in, para na siyang NARS blushes. Yung mga meron ng parang shimmer in one. The shades, how it looks on the skin. Especially this one, itong Halo ni Pablo's Latte and 143. Really looks like the NARS Orgasm. Again, a closer look. Anong side yung mas bet nyo guys? Comment down below itong side ng Pablo's Latte or itong No Shame. Let me know in the comment section kasi hindi ako makapag-decide. Last but not the least is the highlighter palette. Ang lakas maka-Dior. As in yung sikat na Dior na highlight palette na lahat ata halos ng makeup artist na naupuan ko is merong ganun. And lagi nilang sinasabi na ang ganda raw talaga and worth the splurge daw yung Dior highlighter na yon. And never ako nagkaroon ng fighting spirit at ng budget para bumili ng ganong kamahal na highlighter. So, thank you, Get Ready With Me, for coming up with this. So, these are all the shades from top to bottom. We have the shade High Beam, Sakura 1111, and Gold Digger. I'm liking the shade 1111. Parang siyang rose gold or champagne rose shade na feeling ko bagay sa blushes natin ngayon. So, I will use this fan brush to apply the highlighter. Oh, wow. I also put here and here, and I also put here. So, depende yan sa inyo saan kayo naglalagay ng highlighter on your face. But ito yung wala pa, ito yung meron. Ayan, as you can see kita dito, here. So, sige, on the other side, para makita natin yung difference, I will use naman itong si High Beam. Tignan natin kung sa medium skin tone ba mag-work yung pearly highlighter shade. Here. Grabe talaga yung pigment niya, guys. So, ang difference is dito sa highlighter, as in, kita mo kagad yung effect niya sa pag-highlight. Hindi na siya kailangan i-build for me. So, medyo magdahan-dahan kayo if you really want to work your way up dito sa highlighter. Feeling ko kahit itong shade na to, pwede sa medium skin tone. Lahat to, pwede sa medium skin tone, in my opinion. Yun nga lang, guys, ang observation ko is that hindi siya yung mukhang one with skin highlighter. Siya talaga yung tipong pag nakita ka, especially in person, mukha ka talagang may highlighter na powder na nilagay. For me, ha. So, makakatulong dito if you put a fixing spray. Yung Get Ready With Me fixing spray. That's a really, really good fixing spray to also set everything and make it long-lasting. And at the same time, it melts everything together. So, ayan guys. Kita siya. Pero, pag nasa camera ka or nasa artificial lighting, mukha lang basa yung face mo. So, I will also put
the highlighter in high beam on my nose. Oh my gosh, grabe. Yeah, dito kay highlighter, dapat light-handed ka lang. And dagdagan ko pa here. And I will also put the shade Sakura on my eyelids. Oh, ang ganda niya ring eyeshadow, guys. As in, isang dip lang yun. Grabe. Grabe, wait lang. Nabigla ako sa pigment. Dahan-dahan lang sa pigment, guys. As in, sobrang pigmented niyang eyeshadow. Okay, can we take a moment to appreciate my face right now? Ayan, ito yung blush, contour, bronzer, and highlighter. And kahit yung mata ko, meron ng eyeshadow because of the face palette. So you can definitely use it kung saan mo man siya gustong gamitin. Yun nga lang, take note guys, dun sa highlighter. Kung ayaw nyo, yung kita nyo talaga na merong specks of glitters. Although very fine and maliliit naman yung glitters. Pero ganung type siya ng highlighter. Itong nasa kamay ko na nilagyan ko ng swatch kanina, kahit binura ko na siya ng wipes, naiwan yung mga ibang glitters. So ako on this, especially for an everyday look, gusto ko yung walang masyadong glitter. So this highlighter palette is definitely something na gagamitin ko kapag merong events. Personal favorites are the bronzer especially and the contour and yung matte shades nung sa kanilang blushes. But lahat sila maganda and especially for beginners kasi nga very buildable yung formula niya. So you can easily create a seamless application. So again, I suggest para mas maging long lasting and mas magmelt altogether yung mga nilagay nyo na powder products. Ito yung highly suggested ko talaga. It's really, really good. As in, one of the best, if not the best, fixing spray na natry ko ever. Sige, mag. So, mas gaganda pa yung lapat ng makeup nyo or ng mga powder products, guys, pag nag-fixing spray kayo. So, hindi ko na siya i-wear test, guys. I'm sure dahil nag-fixing spray ako, it will last on my skin the whole day. For me, highly recommend that kung gusto nyo talaga maging long-lasting yung makeup nyo, especially if you're going sa events. So, babalitaan ko na lang kayo sa description box kung may mapansin man ako while wearing this the rest of the day. So far, so good. Ang ganda nilang lahat. And I didn't see this collection coming as in, hindi ko yung expect. Kasi bihira na lang yung naglalabas ngayon ng powder products. But Get Ready With Me came through and I love the formulation. Hindi siya yung nakakabigla na pigment and the shades are on point. Yung shades talaga, lalong-lalo na sa bronzer and sa contour. Yeah, that's it for today's video. Congratulations me and Get Ready With Me. Ayaw nila magpaawat sa sunod-sunod na launches. Yeah, I hope nakatulong itong video na to sa inyo, guys. All the links will be listed in the description box below. Thank you so much for watching, guys, and I will see you on my next videos. Bye-bye!